di unsan ka man naroon. Huwag mo kaming abayaan, i-guide mo kami hanggat makuha ang hustisya ng iyong pagkamatay. Patawarin niyo po ako na nadala sa o na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman at ang picture na yon nagkataon lang na pumasyal ang pamilya ko sa baybay at nakita tayo at nagpa-picture ako, yun ang ginawa nilang ebidensya. Ma'am, taos ko sa kalob-looban from my heart, I ask sorry. Sorry talaga po, ma'am. At kung ano mang plano mo sa ginawa kong pagbuhat-buhat o sala o kalambigitan sa droga o unsay imong buhaton, andam ko mo dawat, ma'am. Pero ang ako alang ihangyo, mangayo ko ni mo pasaylo sa akong gibuhat. Kay na-pressure ragyod ko, ma'am. Naluoy ko sa akong mga anak, nagagmay pa kayo atong panahon na. Patay na akong papa, o ako mamatay, mag-unsa na lang akong mga anak. Maong gibuhat na ko, nga buhat-buhatan ka o magtumo-tumo og istorya kabahin sa kalambigitan sa droga. Once again, sorry kayo, ma'am. Handa po akong harapin kung ano ang plano mo sa akin po. Mr. Chair, can we please have a translation of what he said? The last that I know, I'm the chair of the committee, but now I can become the translator and the interpreter. Ang sabi po ni Kerwin Espinosa, siya ho ay humihingi ng kapatawaran kay Senator Leila de Lima sa kanyang ginawang mga statement implicating her sa usapin tungkol sa droga at gumawa ng kwento, no? Gumawa sila ng kwento para masama doon sa kwento, sa narrative ng pagkaka-involve ni Senator de Lima sa usapin sa droga. At sabi naman niya na handa rin siyang harapin kung ano man yung aksyon na gagawin ni Senator de Lima kay Kerwin Espinosa. Does that satisfy the good congresswoman from Batangas? I am totally not familiar with Visayan language. How about your message to Senator Bato? Sir, Bato de la Rosa, sana po magbago na tayo na iwasan natin na gumagawa o gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika na masira ang isang tao kasi hindi kalyado natin. Wag, iwasan na po natin at wag na natin gawin na pilitin na gumawa ng kwento para lang ma-pin down ang isang tao. Yun lang po ang mabigay ko kay Senator de la Rosa na mensahe. At sa ating Pangulo, noon, ang ano ko lang kasi pinagbigyan ako na makapagbigay ng mensahe, Mr. Duterte, sana po i-validate niyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid na ganito, ganyan, ganyan, si Pulano. I-validate niyo ng maigi para walang taong masaktan. Lalo na ngayon na tumakbo ka ng mayor, huwag kang magpasulsol sa mga nakapaligid sa iyo.
Yun lang po. Last, Mr. Chair, I understand that your family went through a lot because of this incident. If your father is watching you right now, anong mensahe mo kay Mayor Espinosa? Ang mensahe ko kay Daddy. Ang mensahe ko sa daddy ko, di, kung saan ka man naroon, huwag mo kaming abayaan, i-guide mo kami hanggat makuha ang hustisya ng iyong pagkamatay. Salamat sa lahat na pinadama mo sa amin nung ikaw ay nasa kapiling ka pa namin na bilang ama. Basta di lahat gagawin namin ng mga anak mo na makabit ang hustisya ng iyong pagkamatay. Padayon na lang di sa imo pagpanaw. Ayaw na kayo una-una ang naitabo kanin mo. Kada ako di anda mamatay para makuha lang yung hustisya di mo. Bisan tuod sa imo pagkamatay, wala na talang kita. Antod karon. I love you. Okay, love. Sige. Maraming salamat, Kerwin. Anything else, Congresswoman Luistro? I conclude, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Maraming salamat.